So yan guys, nandito tayo sa MRD Farm. MRD Sir? MRD Farm. Bali pag may-ari ni Sir Tom Fernandez po. Pero ang panayon ay yung anak niya si Reyes. Si Reyes na kayo lang kong dito. Oo. Pero ang ano, management po rito, binigay sa anak niya. Si Sir Dennis Fernandez. Ayan po guys. Bali ito, 1.5 hectares na farm. Kaya sari-sari ang makikita nating mga alaga po rito. May mga manok, pato, karnero. May karnero pa rito guys. Pabo. May pabo daw, pabo. May gansa. Merong gansa. May magasawang peking duck. Ayun, may peking duck pa. Ay, may peking duck pa sir. Oo. Ayun na. Ayun. Okay, panari bombong na, oh. Ang taga yan, sir. Ayan. Ayan, the agent flyer, sir. Ayan na sir, tiko ay sir. Ay, ito lang. Pasusap yun sir. Ay, sa siphon. Tapos masapon na tapang at teram na pangitoy. Tayo vacuum kami, nagda-tendency ng... Okay, bakit? Nag-usar ka pibatyo, mag-usar eh. Oo. Ito mo lang na eh. Ay, ta. Siphon lang. Ito, siphon mo lang eh. Oo. Una yung nga, tapos sabi ko kay... Sa filter. Ilalagay mo lang dyan. Sa filter. Oo, sa filter niya. Tapos na ano, ito yung makita mo narugit. Ito tayo kwa. Ito mo. Ay, si pay kwam, sir. Oo. Ato tayo masusot na mat na kwa na igat yan. Siyempre, maisublimot lang. So, ito guys, yung ano, ito yung nursery pan. Bali. So, kung makapangamig ito yung manan, may drain, ito yung kastara ng danong. After na kwan? Oo. After kain? I-drain mo kami. Oo. Tapos, tamo kwa. So after pinapakain pala ito guys, dinidrain yung tubig para sa pagkain, patay yung aerator. Ah, habang pinapakain, patay yung aerator. Kung malakas din siyang kumain, kahit naka-aerator kanya. Ayun pala. So ilang days na po ito sir, itong alaga ninyo? So, eto po. Eto guys, dumating May nung May 6. May 6. Opo. May dalawang namatay. Oh, ayan May 7, 20 ang namatay. Opo. Nung Saturday, 23. May 8, 23. Ayan po yung mortality natin. Na mortality. Nililista araw-araw po yan. Saka lang pinakain siya nung 4th day. 36 lang namatay, gutom na siguro siya. Nagutom siguro sila. Nung pang 4th day, saka pinakain. Pinakain, pero ang mortality, 36. Naging pinakamataas mortality. Siguro gutom na. Kinabukasan, tatlo na lang. Yan. Hanggang ngayon, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 7th day ngayon, ay kahapon. Like 7th day, kahapon. 8th day ngayon. Oo. Ngayon, magka 8th day ngayon, zero na ang pandito. Zero mortality ngayon. Zero mortality. Araw na ito, 14. 14. Ayan. Ngayong May 14, zero mortality po siya. Oo. May ka... Pang 8 days. Na araw. Opo, pang 8 days na po ito. Ito yung unang pakain.
Ito tinatawag natin bloodworm or Tobitex. Ah, ito pala yung bloodworm. Ito yung pinakain nila nung ano first day. Ito po yan. Ito po yung ayon kay Sir Tom, ito nga pala yung pinakamagandang pakain daw ng igat. First meal. Oh, ito. Kasi ito ay technically they call it Tobitex. Tobitex, sir, Tobitex. Tobitex. Oo. Ayan, ito po. Ayan po yung buhay ito, buhay. Live na kung ito. Live na bloodworm. Tignan mo. Ayan, maliliit pala ito. Live. Pino, napaka-pino. Ayan, oh. Tignan mo how fast na kainin nila. So, itry natin guys. Itry natin ipakain itong bloodworm. Pero preference pa rin nila ito. Oo, itong bloodworm. Napaka-pino po. Worm na maliliit po yan. Oh. Bloodworm. Ayan. Bloodworm po ang tawag dito. Or Tobitex. Sabi naman. Or Tobitex. Ayun. Kung paano nila ubusin yan. Ayan na yun. Yung nilaglag natin na bloodworm. Ayun, oh. Talagang gustong gusto nila. Kaysa yung ano kanina. Yung nag-overflow na yung tanke. Ayun. Wala na. Wala na kaagad, oh. Isa pa. Oh, yun. Lagyan pa natin ng isa. Isa pa. Ayan po yung bloodworm po ito. Bloodworm. Ayun, oh. Sandali lang nila kainin, no? Oh. Ubus ka agad. So, yan po yung paborito nilang pagkain. Itong bloodworm. Kaya lang po, guys, may kamahalan po ito. Magkano yun, sir? Yung pagpun natin dyan. Yung sukat na kasinlaki ng kanyang tabo. Opo. Is 250 pesos. Oh, yung isang tabo pala, presyo noon is 250 pesos. Bumili ako ng 10, that is 2,500. Oh, 10. Pero ang kailangan pa rin pa ito. Buhay sila, tingnan mo. Buhay po ito, buhay po ito. Lumalangoyo. Oh, live worm po ito na napakapino po. Mas pino pa sa sinulid. Ayan, oh, napakapino po ito. Buhay po sila. Kukutita, oh. Oh, gumagalaw po kung nakikita natin, oh. Ito po yung una na pinapakain dito sa igat. Ito yung first meal ng Elbers. Ayan po, ito yung paboritong-paborito nila. Importante na ganito po yung anting ipapakain para sa ganun ay maging malusog sila. Ayan. Para sa ganun ay konti lang yung mortality natin. Ayan po. Pero eto nga, may kamahalan dahil isang tabo, 250 pesos. Kaya ang binili ni Sir Tom, bali 10 na tabo, 2,500 po yun. Mga ikon naman yun. Yung nagkamali kami sa unang araw dahil we are not prepared. Hindi namin nalagyan ng aerator. Opo. Daming namatay, halos kalahati. Yung sa aerator niya. Kaya ngayon, may aerator na. Opo, ito na yung aerator niya. O, saan po yung makina natin, sir? Makina natin to. Ayan. Ayan pala yung ano nila. Dalawa, itong mas maliit ang ginagamit natin ngayon. Oo. Standby natin yung malaki kasi yung malaki. Opo. Kapag pina-under natin, hindi na natin makikita yung mga ayatan. Oo. Eto. Eto kabayan, no? Ito yung kanilang setup. Ayan, no? Yung mga connection nila. Ito yung pangalawang pan. Ito po yun. Okay, yun tal. Ayan natin. Ayan. Try nating pakainin din lang. Oo. Ayan po. Ayan po yung bloodworm. Ayan yung first meal po nito. Kung paano nila kainin yung bloodworm na yan. Ayan po. Ayan. Sandali lang nila kainin. Oy. Ayan o. Bali light po na kun yan, maliliit na worm. At ito po ay galing sa Bulacan. Bulacan. Opo, Bulacan.
kinukultura na, trono kinukultura, pero process, ewan ko kung how. Oo, bali ito, kumpanya po yung nagko-culture dito dahil hindi basta-basta yung ano dito, pagpaparami. Kaya hindi, kapag ka ikaw ay isang individual lang na walang kagamitan, hindi natin pwedeng i-culture yan. So, company, sila yung namamahala dun sa pagkukulture, bibilhin lang natin galing sa Bulacan. Ayan po. So, Vitex po ang tawag dyan, o bloodworm. Importante po na pakainin natin ng ganyan para sa pundasyon ng kalusugan nila ay mas maganda. Ayan. Para mas malulusog, konti lang po yung magiging mortality. Ayan po. So, tignan natin yung setup nila dito sa loob, oh. Okay, ayan po yung aerator. Napitala natin yung ano, yung opening. Opo. May fuel cells niya. Opo. Metal stainless filter yan. Ah, ito. Plastic. May nakapot na kinagagap daw, kaya nakapagagap sila. Ay! Kaya kung nilagay natin. Yung metal, okay. Metal cells. Ayun yes. Po. Diyan sa pinakababa ng ano na ito, pipe, ay ano yan. PVC pipe, stainless yan. Dahil minsan daw, pagka plastic ang inalagay natin dyan, kinakagat ng ikat, kaya maraming lumulusot. Ayan. So ito guys, so tignan natin. Pang 8 days po itong ikat. 8 days pa lang po ito. Bali, ang total mortality na sir, hindi pa... Total mortality is 87. 87 pieces na po. Pero na ngayon eh. Pero... Opo. 87. Yung pang 7th day, ang total is 87 po yung mortality. Ninth day ngayon, 9th day. Ay, pang 9th day. Ngayong 9th day, ay zero mortality na po. Ayan. So, kailangan lang talaga bantayan ng mabuti ito. Dahil komplikado pa ngayong mga stages na ganito, yung maliliit pa lang sila, ay mahirap talaga na alagaan ito. Pero kapag na-establish po yung ano nila, yung kalusugan nila, dahil dun sa pinapakain natin, magiging malusog sila. Ayan po, kokonti na lang maging mortality natin. So kapag siguro first timer, nasa pagka first timer na mag-alaga sir, mga ilan yung mortality natin? Ang recovery rate akin during training karamihan na first timer naman. Recovery yung mas rate. Naunang pat sa amin. Opo. Sinasabi nila maraming 100% na wasero recovery. Mm-hmm. Sinabi naman yung medyo successful na maganda na kung may 50% recovery. Oo, 50% recovery. Pero sa tingin ko, at this trend now, kasi sa 15,000 na total nito, at 97 yung patay, wala pang 5%. Wala pang 5%. 10% is 1,005 eh. Oo. Ang estimate po kasi na ko nito, piraso, bali ilang kilo ito sir? 3 kilos? 3 kilos at 5,000 per kilo. Oo, 3 kilos po ito pieces. And then 5,000, estimated na 5,000 per kilo. Pieces. So, nga pala, 5,000 pieces per kilo. So, 15,000 pieces po ito. Kung tuloy-tuloy yung trend na ganyan, palagay ko... Konti lang yung magiging mortality. Kung ganon. Wala pang ilang percent lang yung... Oo nga po sir, So, kahit na 90% lang yung recovery, maganda rin. Oo, maganda na po yun. So, kabayan, bali si Sir Tom ay first timer lang din po mag-alaga. Ang pinanggalingan nitong fingerlings kung sa tilapia, sana. Kaya lang, L-burst naman. L-burst ang tawag dito. Ayan, L-burst po itong mga ito. Eto, bali nanggaling po ito sa Bifar. Eto out from ayan. Ang nagbigay sa atin ay Bifar. Opo. Bilang kasi pinopos nila itong kill protection sa atin. Opo. Pinopos at isang dahilan. We are the resource region.
para sa mga elders. Dito nang gagaling ang mga elders. Oo. Para export. Dito sa region to, sir. Region to. Oh, napakaraming ikat dito sa region to. Para pang sampal sa atin kung hindi tayo muna. Oh, kailangan nating mag-alaga dahil ito talagang very lucrative po ito na project. Kung makukuha natin yung tamang pag-aalaga dito, talagang magiging source tayo ng igat. Eh, ang pangunahing nagkukonsumo ng karne ng igat ay ang Japan. Ito kasi ay kinukonsidera na delicacy nila. Ito guys, oh. So, anong plano mo dito, sir? Kung ito, palalakihin hanggang sa ano, market size? O hanggang sa ano lang? Hanggang Kuroko size lang? Kuroko, ang price ko man lang yan is 30 pesos per piece. Pero may kita ka lang dyan. So, yung Kuroko kasi, ilang yung sukat nun, kalalaki? Gano'ng kalalaki kaya yun? Yung Kuroko size na sinatawag. Yung pencil size. Oo, yung pencil size ko yun. Sinasabi nila, it takes 8 months to grow Kuroko. Ah, yung pencil size. Oo. So, ibig sabihin, pagka lumaki na, sir, hindi lang 8 months ba ito? Kung umabot ng 8 months ito, baka pencil size lang siya ganito. Ay. Kuroko, ang tawag. Pag 8 months daw, baka ganito lang. Kalaki, yung ano, kalaki ng katawan nila. Pero kung pabutin mo ng up to 2 years siguro. 2 years? Siguro dun sa libro, sinasabi. Ayun na yung... Pabuta siya ng 4 pieces per kilo. Ayun na yung ano. Ganun pala yun. So, medyo may katagalan po ang pag-aalaga dito. Pero ang kagandaan naman, pagka medyo lumaki na sila, hindi na yun yung mahal yung ipapakain sa kanila, pwede na yung feeds. After 2 months, feeds na ang ipapakain, o ano? Actually, may transition na tayong ginagawa ngayon kasi napakamahal yung dagworm o toby bex. Opo. Nag-mix na tayo ng pagkain. Mm-hmm. Sinubukan natin yung timonodon, 50% timonodon sa chicken liver. Opo, sir. Of equal weight. Oo. Nagdagdag tayo ng 100 grams na cassava flour para gawing paste. Opo, parang binder. So, para madikit. Para magtikit-tikit. Opo. Hindi malurusot tubig. Kinakain naman nila pero parang hindi gaano. So yun, yung first na ginawa nila ayun po, yung sa combination ng ano, cassava flour tapos may liver, chicken liver. Saka may balon-balunan ba, sir? Pimonodon. Hindi kami nasayahan yung pimonodon, sir, available sa kanyan, sa bilihan. Yung pimonodon ay commercial quantity, is commercial powder. Ah, commercial na may, powder. Na may protein na 52%. Ah, may protein na 52%. Ayun po yung pimonodon. Ayun po yung inahalo nila dun sa mixture. Yung chicken liver, tapos ano pa yung isa, sir? Cassava flour. Parang binder. Opo. Bale, sinasanay na nila na kumain ng iba. Pero ang resulta, kinakain naman nila pero hindi gaano nagugustuhan. The same day, binago namin. Oo, binago. Ang ginawa na lang namin, imbes na chicken liver, yung fresh galunggong. Ayun, yung pangalawang mixture nila, yung galunggong naman ang sinubukan nila. Equal weight doon sa pimonodon. Opo. Iminas namin at ang resulta, pwedeng kabilugin pala. Ay, ganoon. Bali mo lang sa so dalawa lang yung naging components, yung pimonodon at saka yung galunggong, karne ng galunggong. Galunggong. Ayun. Kumusta naman ang ano, gusto nilang kainin, sir, o ano? Ayun ang unang tinutan mo ng video, napaka oo, yung kanina yung bilog. Kanina nilang kainin. Oh, yung bilog kanina. Oo. Gusto nila din kainin, kagaya nung ano, pero iba pa rin yung bloodworm kasi gustong-gusto nila yung bloodworm. Ayan.
Kaya kailangan po pagka ano pa lang, pag Thursday na itong ating mga igat, kailangan pakainin natin ng masarap para ma-establish po yung magandang kalusugan nila, para maiwasan yung pagkakaroon ng pagkakasakit. Ayan, kailangan isakripisyo ng ganun. Siguro medyo isang linggo na yung papakainin ng ganun. Isang linggo, sir. Yung menu na galong po at pinuno doon. Then sa second month siguro, para naman ano, sa second month nila baka wala na yung bloodworm. Oo, wala na yung bloodworm. Baka pakunti na yung timono doon, magsisip tayo sa baskurang pagkain. Oo. Na ayun. Meron din na protein value na 40% food protein. Ayun, ayun po. Ayun po guys. Kailangan, pagkahabang lumalaki sila, mas mura na yung papakain natin. Kasi mas marami na yung consumption nila pagka lalaki itong mga to. Hindi kagaya ngayon, maliliit pa lang. Kahit mahal po yung kinakain nila, minimal lang yung kinakain nila at ano, konti lang yung mga gastos natin. Ayan po guys, oh. Ito sila. So, ano itong mga nilagay nyo rito, sir? Ayan, yung mga ano. Alam mo yung ayun, yung mga pagpalain ay meron na silang inclination, mas gusto nilang tumira sa medyo madidilim na lugar. Ay, yun pala, mas gusto lo pala nila na tumira sa madidilim. Kaya naglagay po kayo ng ganyan. Ayun. Para may masusuotan sila. Ayun. Ayun pala guys, oh. Naglagay kami nga ng aerator dito, yung mahaba ang nandyan. Opo, yung aerator niya. Ayan po, yung mga tubo aerator yan. Nakita namin sumusot sila dito. Ayan, may mga butas po kasi rito. Ayan o. Oh. Sumusot din sila. Sumusot pala diyan sa mga butas. Butas-butas. So, ayan yung aerator. Ito na lang, sir. Ito na lang. Ayan, ito naman, tubig niya. Ito yung tubig niya. Tubig, patatakpan. Sprinkler. Sprinkler. Ano to, sir? Tubig din, pero... Oh, yun yung tubig niya. Pag pinala kasi ito, ilipat yung tubig. Oo. Oh, oh. Tapos, itong sa gitna, ito yung... Yan, drainage. Ito yung drainage niya. Naalis na lahat yung mga tumig yan. Opo. Ibababa namin yung tubig hanggang sa ganyan lang. Mga tubig kasi naman. Opo. Tapos, lagyan namin ng fresh water. Ayun pala po. Ayan, dyan po dinidrain yung tubig para malinisan. Ang exit niya, ito ang control. Ito pala yung control. Naka-full open po yung control. Ito kapag gusto namin Opo. May train lang gusto, ibaba lang namin ng ganyan. Adjustable pala yun eh, para nakukon pala yan. So maganda itong drainage niya. Kapag umabot na lang mga tinataas lang pala yan. Ayan o, yan po yung drainage. Binababa lang po yan pagka gusto mong mas maraming tubig ang lalabas. Ibababa mo lang po yan. Tinatalian namin pagka tapos tinatalian lang niya. Mabong po at matuyo. So ayan po si Sir Tom Fernandez. Ito po, siya po yung may-ari po rito sa farm na ito. At first timer po sila na mag-alaga ng igat. Ayan o, yung sa... Ito po yung mixture nila na... Ito po yung ano, timpla nila na pangalawa. Ay, yung panyan natin. Galunggong. Galunggong. Galunggong at saka yung pinomino doon. Dalawang ano lang po, components. Pinaghalo, 50-50. Ang ano nila, timpla nila, 50-50. Ayan po, kung kalahating kilo na kuhan, galunggong, kalahating kilo din yung pinomo doon. Ayan naman, nakukuha commercially yung ano nila, combination na yun. Na pinomo doon, sir? Anong pangalan? Pinomo doon. Pinomo doon. Ayan po, yung hinahalo nila dito. So, makikita natin. Ayan, Japanese formulation. Japanese formulation po pala yung pinomo doon. Ayan po yung hinahalo nila dito sa karne ng galunggong. Ayan o. Gustong gusto nila kainin. Gustong gusto. Oo. Unlike yung ano, liver ng manok, medyo ayaw po nila daw yung liver ng manok. Mas gusto nila itong ano, itong karne ng ano, ng galunggong. Titi. Opo, yun na po, yun o. Ayan.
So Elvers, 9 days po ito, 9 days. Total mortality is 74 po ang mortality, 9 days na po ito. Ayan po guys, napakaganda po ito. Kung kaya kung gusto nyo mag-alaga din ng igat, ay manood po kayo sa aming channel para matuto po kayo kung paano ito alagaan. Kasi from time to time, magkakaroon po tayo ng update po rito. Para makikita nyo na yung ano. Oo. Yung mortality dito siya. Ayan. Bali, ito everyday, nire-report po yung ano nito, yung mortality. Sa before ba nire-report, sir? Ito yung kwan at record na mortality. Ayan po yung record po nila. Kwan pala, 87 pala ngayon. 87, mortality pala ito. Ayan, ito po. Nire-report po yan araw-araw sa Bureau of Fisheries, sir? BIFAR. Kasi sila po yung nagbigay ng binhi. Nagbibigay po sila ng libre na 3 kilo provided na ano po tayo, nakapag-training po tayo. Ilang days po yung seminar, sir? 2 days. 2 days seminar. At kailangan nakaset up na rin po itong pan, itong nursery pan na ito, para po bibigyan po tayo ng libre na igat na maliliit. Ayan po. So napakaganda po. Napakaganda po itong ano, dalawang pan lang po ito. Ayun po yung isa. Kami ng tatlo. Tapos ito pa propose dito. Bali tatlo. Ito na pala, naka ano pala sila oh. Ayan oh. Kasalukuyang ginagawa pala ito, pangatlo. Ayan. So guys, kailangan kapag ka gusto nyo talagang mag-alaga ng ganito, mag-subscribe po kayo sa aming channel para makita nyo lahat kung paano alagaan ang igat. Dahil ang igat pala dito sa region to ang pinagkukunan ng binhi. Dito pinakamarami. Kaya kailangan mag-alaga din tayo dahil dito pala nang gagaling sa region to. Ayan po guys oh. Ayan. Makikita mo malulusog itong alaga nila dahil napaka ano nila, agile. Oh, mabibilis po sila oh. Paikot-ikot lang dito sa pan. So, anong konsepto ito, sir? Bakit circular itong naging pan natin? Nakikita namin na mas yung design ng pan. Opo, yung something to do sa is ng ano, paglilinis. Ah, yung sa paglilinis. At saka napapansin ko, sir, paikot-ikot lang itong ano, itong mga elbers, oh. Parang unending po yung ano nila, langoy nila. Parang kinukumpara natin dun sa pagka sila ay nasa ilog, kumbaga unending. Kasi oo, lumalangoy-langoy lang sila, oh. Continuous yung ano nila, yung paglalangoy. Ayan. Pumihin po rin sila sa paglalangoy kapag yung walang hangin at walang tubig. Kapag walang hangin pala at saka walang flow ang tubig, humihinto po sila sa ito, paglalangoy. Parang yung agos ng tubig ang kanilang ano, ano. Ayan o. Oh. Ayan po, kumakain po sila o. Oh. So, itong integrated farm nila, Sir Tom. Bali, ilang area po ito, sir? Farm po yan. That is 1.5 hectares. Balit, 1.5 hectares po itong farm nila at ginawa nilang integrated farm. Yung pispan area is... Meron pang pispan area. So, ito po yung mga alaga. May free-range chicken. Yan, yan guys. Ito, mga pato. Dito, halo-halo po yung mga alaga nila rito dahil 1.5 hectares po ito. Pero dati na itong, ano,
Meron dating ano rito, pan. May concrete pan dito. Ayan ang pinag-alagaan ng ayan po. Ng tilapia. Ito naman, tilapia ang kwento dati. Pero ang ngayon sa dito. Oo. Ah, dito, ito yung tilapia noon. Ito ngayon, kakardahan na yun ng hito ito. So, naka-ready na pala ito para kargahan ng hito. Ito. Ang area nito, sir? Bali, ang area nito? Ayun, ang peking duck. Ah, yun pala yung mga, yung peking duck, oo. So, ito. Ilang pirasong ikakarga mo rito, sir? Ilang pirasong ikakarga mo dyan sa may, ano? Ilang piraso, sir? Ha? Ilang piraso kakarga mo dyan? So, ano? Sukat? Hindi, yung ilang kuan, fingerlings. Ang ilalagay? Opo. Minimum lang, 5,000. Eto, kakargaan ng 5,000 na fingerlings ng hito. Pero sabi ng mga... Ang area mo rito, sir, hindi mo alam ang area nito? Ang nakalaga, sabi nila, kung ha? Intensive ang kuan mo dito. 8x8? Kahit 10,000. Oo. 8x8, pero yung diameter niya, hindi natin makukuha muna. Ilan na itong diameter niya? Ha? 8x8 pala ito. Oo, yan. So, 5,000 na fingerlings ang ilalagay po rito. Kakargahan sa linggo. Ayan po. Dito naman, yung mga alaga nila na sari-sari. Ayan o. Puro na yan. Ito naman, ito yung dating pan nila na malaki. Ayan. Ito, hito sir, ito. That is 4,000 square meters. 4,000 square meter na ito po, pan. Dating kinargahan na ng hito at saka tilapia, sir, ano? Oo. Ayan. Sa kabila naman, another 4,000 square. Yung green na yun, asola. Asola. Ayun, asola pala. Yung kinakain ngayon, no? O, yung bibi, o. Yung mga itik, kumakain sila ng asola. Merong asola ito. Nilagyan nila ng asola. Yung magkita mong green, asola lahat yan. Ayun. Ito pala, itong pan na to is 4,000 ang area. So, na, maganda po itong ano nila, integrated farm. Kapag ka meron po kayong ganito na space, pwede nating gawing integrated farm. Napakaganda ngayong pandemya dahil sa pagkaibang mga negosyo ang ating ano, medyo nagko-close na ngayon yung mga negosyo ng iba, kaya ang patok ngayon itong agriculture. Ayan. Ayan, tignan nyo guys, oh. Bali, yan po yung tangke. Yung tangke mo sa konser, sa ano, baryo. Oh. Hindi ka pa naglagay? Wala pa paglaglag yan. Kailangan kaya yan muna yung ano niya, tangke niya. Kaya ito yeah. Yung gamit namin sa bahay. Mm-hmm. Dati. So, ito. Ayan, ito. Dakilor peking duck na. Nagdakil na, oh. Ang ganda ng peking duck po, oh. Bali, dalawang piraso, dalawang kwan yan, babae. Female. Ngayon po, mga pato at mga itik, yan. Sari-sari yung mga alaga po rito. So, guys, hanggang dito na lang muna ang ating video content. At sana kung magustuhan nyo, ay mag-subscribe po tayo. Para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na ating i-upload. At lalong-lalo na yung pag-aalaga ng igat. Pagka gusto nyo mag-alaga, pwede po kaming makatulong po sa inyo. Para sa ganun ay makapag-alaga din po kayo ng igat. Magandang araw muli. Maraming salamat po sa ating lahat.